Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga sir! Normal na sa isang basketball coach ang magbalasa ng kanyang mga players. Kaya naman sa kanyang pagbabalasa, merong tinatawag na magic bunot. Ano nga ba itong magic bunot? Yung iba, tinatawag itong spark plug. Ito yung mga players from the bench na hindi mo inaasahan na magko-contribute whether it's offense or defense, malaking bagay man o maliit na bagay. Ito yung mga bench players na usually hindi kasama sa rotation ng mga players every game. Yung hindi ka rin kabilang sa second unit, ikaw yung magiging magic bunot. Ang player na magic bunot, pwede ring energy guy. Pwede ring yung mapanakit na player. Yung tipong merong unstoppable na player sa kalaban mong koponan na talagang hindi na mapigilan. Aba, itong coach bubunot from the bench para magbigay lang ng cheap shot. Best example na coach na magaling sa mga magic bunot, Coach Yeng Giao. May mga coaches kasi na ang kanyang rotation ng mga players umiikot lang sa 8 o 9. Pero itong si CYG, in any given time, lahat ng kanyang players sa bench gagamitin niya. Meron ako ditong mga players na halimbawa ng magic bunot. Kung tutusin, marami yan. Kaya kung may naiisip kayo na sa tingin nyo nag-mark sa buong kasaysayan ng PBA, comment nyo lamang po sa baba at babasahin po natin yan. Ang mga example natin ng mga magic bunot players ay actually hinawakan ng iisang coach. Kadalasan nangyayari kasi sa kanya na kapag binunot niya sa bench, literal na magic. Ang naangna solapohin so maskidot, magko-contribute agad. Gako Natics, mag-ingay. Jerwin Gako. Tulad ng sabi ko kanina, nung panahon niya sa Pure Foods, hindi naman talaga siya kasama sa usual rotation ni Coach Tim Cone. Pero merong mga games na talagang sobrang alat ng balasa ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players mula first 5 hanggang second unit. Si Jerwin Gako, tatawagin ni Coach Tim Cone, pumasok ka, nakadepensa ng maganda, nakashoot ng 2 points. Sigawan ang mga crowd, nagtayuan ang mga players at coaching staff sa bench, tumaas yung energy ng team. Kaya nga nagkaroon ng Gako Natics. Isa pang player ni Coach Tinto na halimbawa ng kanyang magic bunot, kung kayo po ay batang 90s at tagahanga ng Alaska, kilala nyo yung pangalang Ruel Gomez, yung pinapasok ni Coach Tim Cone para lang tumira ng 3. At kapag sumablay ang kanyang tira, ilalabas na ni Coach Tim Cone. Pero kapag naman nashoot ang unang tira, hahayaan niya ni Coach Tim Cone sa loob at lahat ng tira sa 3 niyan halos hindi na sumasablay. At isa pang halimbawa ng magic bunot ni Coach Tim Cone, Prince Caperal. Pinatunayan niya yan noong 2018 Philippine Cup Semifinals kontra SMB, na kung saan ang ganda ng kanyang pinakita sa series na yon. Katunayan na itala ni Prince Caperal ang kanyang career high sa game 2 nang umiscore nga siya ng 26 points. At nasundan pa nga niya yon ng isa pang magandang laro sa game 3. At take note mga sir, nagawa niya yon against powerhouse team na San Miguel Beer at laban pa kay Junmar Fajardo.